Dito naman tayo sa common sources of error in measurement of lines. So medyo marami-raming ano to, no? Sources of errors. So ito yung mga na-experience natin pag nagsusukat tayo ng mga distances sa gamit yung mga iba-ibang instruments natin, no? So ito, sa tension for example, ito ay most applicable sa tape pag ginagamit natin yung tape. So paano ba natin na-experience yung kulang yung tension? Pag meron tayong, kunwari, kukuha tayo ng horizontal na distance. Uy, pangit ng... So, kunwari, nagsusuka tayo dapat medyo dito. No? Yan, para makahawak siya. Okay. Tapos, ito naman, yung kaibigan niya, medyo mahaba yung reach niya. No? So, ito yung 0.1 tsaka 0.2. So, dapat ito yung sinusukat nila. Tapos ito yung lines na sinusukat. Bale, no? So, ito yung ground. Ay, hindi yata naka-apak si... Ano ah? Yan, nakalutang. So, this is point A, this is point B. Okay, so kailangan nilang sukatin ito, no? So, dapat merong sufficient na tension or hila dito sa magkabilaan para magiging maintain horizontal yung tape natin. So, ito yung tape. Dapat horizontal para ma-minimize natin yung error due to sag. Okay? So, yun yung effect ng tension, no? Paghila ng tape nung magkabilang nagsusukat ng points A to point B. Ito naman, careless plumbing, medyo related din dito sa unang figure natin, no? Kasi hinuhulugan kasi natin ng ano yan, no? Plumbob. Yung plumbob na tinatawag. So, yan. Para makuha talaga natin yung center ng points A and B. So, yung plumbob, mayroong string yan. No? So, medyo ganito yung itsura niya. Yung hulog sa Tagalog. No? Tapos, merong ano dyan, hook. Tapos, merong nakatali na string. So, pag nakabitin yan, magsistraighten yung line. Tapos, dapat yung dulo nito nakapoint dun sa target na ano, no? Target na point B, for example. No? So, dapat medyo dapat patient yung naghahawak dito. So, hindi madaling gawin to sa field, no? Kasi nakahawak ka dito, nakapull kayong dalawa. So, yun. Mas prone siya sa error kasi habang naghihilahan kayo, hinahanap niyo yung, tinatarget niyo yung point dito sa either point B or point A. Kaya, yun. Isa siya sa mga laging nagkakause ng error dun sa measurement. Okay? So, yun yung careless plumbing dun sa hulog niya na tinatawag. Dito naman tayo sa incorrect alignment. Sa incorrect alignment, for example, ito top view. No? So, top view. For example, ito yung point A. Tapos ito yung point B. Kunwari, ito yung nagsusukat, nakasombrero, for example, tapos nakahawak ng tape. Ito naman, nagsusukat din. Nakasombrero din sila ng dalawa, so nakahawak ng tape. So, for example, what if yung tape natin, hindi siya masyadong tugma, no? Dito siya nakasukat sa medyo tagilid. So, yeah, nakahawak siya din. Eh, dapat black, no? Black yung kamay niya, eh, no? So, dapat nakahawak siya sa tape, pero dapat andito yung... dito dapat yung kinukuha niya na center. So, parang related din to sa careless plumbing. Hindi siya masyadong center, pero yun, sa alignment siya na bebelong. Kasi, ang laki ng diferensya, eh, no? Pag dapat straight hanggang dito. Ito dapat supposedly yung nakukuha niyang distance, no? Ito dapat na line na to. Pinukuha na distance. Kahit ako nga, ang hirap nga i-shoot, eh. Yun. Uy! So, ito dapat yung distance na nakukuha niya instead na yung red. So, yun yung incorrect alignment. Source din yun ng error kasi medyo lumalaki yung ano, lumalaki yung distance na nakukuha mo instead na ito. Kasi parang hypotenuse yung nakukuha mo pag ginawa nating right triangle to. Okay? So, dito naman tayo sa effect of wind. Ito, no? So, pag tape pa rin yung ginagamit, yun. Kunwari, merong hangin dito. So, dito na lang natin gagawin, ha? So, merong hangin na ganun. So, masisway yung tape nyo, no? So, usually, pag medyo malalayo na yung distansya nyo, mga 100 meters, for example. So, merong hangin. Tapos, sa hanginin, yung tape nyo magiging ganun, no? So, ganun yung magiging itsura ng tape. So, mag-i-error na yung measurement natin. Dito naman tayo sa temperature. Applicable to dun sa mga steel tape natin tsaka metallic na tape. So, meron tayong tinatawag na thermal na expansion. Okay? Thermal expansion. So,
So pag medyo mainit, kaya sa field notes natin, kailangan i-take note natin yung time of the day. So kunwari, nagsusurvey kayo 12 noon or 11 papuntang 12. Tapos i-take note no yung, i-take note nyo din sa field notes yung mga maaraw ba or maulan. So mga ganun, no? So season for example, or weather pala, weather na hindi season. So i-take note yung weather kasi para ma-take note kung mainit ba or maulan. Kasi nga, ito no, sa thermal expansion, yung steel natin, yung steel tape tsaka yung metallic tape natin, may tendency silang mag-expand dahil doon sa increase ng temperature. Thereby, causing error na naman ulit sa ating distance measurement. Okay? So dito naman tayo sa erroneous length of tape. Ito naman pag hindi standard. No? Not standard length of tape. Yan. So pag hindi standard yung length ng tape natin, kunwari hindi siya saktong 100 meters talaga, no? Pag medyo substandard yung paggagawa. So importante din yung branding siguro ng mga binibili nating measuring tape or yung mga builder's tape na gagamitin natin. Dapat standard talaga yung length niya, okay? So by the way, ito yung mga errors na kung napapansin niyo, ginagamit natin ay tape. So direct measurements to lahat, no. Yung mga Stadia, sa Stadia survey na may transit tayong ginagamit, tapos hindi na gumagamit ng tape, minsan nagagamit yun sa mga indirect na measurements, no. So, parang nagme-measure tayo ng isang part ng line pero iba talaga eh. Nakocompute na lang yung ibang mga kinukuha natin, no. So yun, ito yung mga sources ng errors pag direct measurement yung ginagawa, okay? So yun na yun lahat, no. Anyway, yung mga mayroong mga equations tayo dito para sa corrections, no. So yun yung next natin na i-discuss. Ay hindi pala, mag-discuss to pala tayo ng mga errors in reading measurements, okay? So yun, thank you ulit for watching and see you again sa mga next na videos natin.